Mga ka-gadget, kumusta? So, sana makaligtas tayo sa virus na ito, bagamat wala man akong pinagkakakitaan ngayon dahil sarado ang aking pwesto. Maiba ako ngayon, may gagawin pa rin akong video para sa inyo about iCloud Bypass 13.3.1 without downgrading version. Yung code nyo na itatype nyo po dyan sa terminal, ilalagay ko po sa description ng video ko na ito. Tapos, sundan nyo lang po yung video ko and malalaman nyo po kung paano siya gagawin. Ang disadvantage ng phone na ito is bawal malobat. So, kung nagawa nyo ito at nagta-travel kayo, within 10% or 20%, shutdown nyo yung unit nyo gamit yung nilagay kong application na dinownload sa Cydia. So, magiging safe siya. Saksak nyo lang si charger, then automatic, boom. Andun pa rin yun, naka-iCloud bypass pa rin. Pero pag nalobat po siya at namatay talaga ng tuluyan, panibago na naman po kayo uli na bypass. Ganun lang po yun. Or gawin nyo, i-jailbreak nyo lang uli ang mangyayari doon. So mga ka-gadget, ang video na ito for Mac user lang. Hindi pa po ako nakakagawa ng pang Windows. Gagawa tayo ng Windows siguro bukas. Meron na rin tayo doon. So inuna ko lang tong Mac user. So yun na mga ka-gadget. Binuksan ko na yung terminal. Tapos itinype ko yung code na bash less than open and close open parenthesis, then type nyo yung curl space negative s space http semicolon slash slash imadcydia.com slash bypass 1. Yung bypass, isa lang ang s, bypass 1.ch and close parenthesis. Then enter nyo po. Antayin nyo po siya na maglagay ng waiting. Magda-download po kasi yan. Tatapusin nyo muna yung downloading nung deficiency. Then waiting connection. Pag nakita nyo, ngayon ang mangyayari, yung inyong phone i-jailbreak nyo. After nyo ma-jailbreak yung phone, bukas uli si terminal, then itatype nyo to bash less than open parenthesis curl space negative or dash then s space http semicolon slash slash imadcydia.com slash bypass 2 dot sh close parenthesis. Yun po yung code sa terminal. Tapos antayin nyo pong matapos yon. Pagtapos nun, magpa-flash po sa baba, lalabas po dyan yung sa mismong pinaka-terminal nyo, bypass Rogers X. So, automatic, naka-bypass na po yan. I-config nyo na lang po, i-set up nyo na lang po yung phone nyo. So, shout out nga pala dun sa gumawa nung file na yon na si Rogers X. Siya yung creator nung file na yan. So, itry nyo rin po para masubukan nyo. So, yan. Ang ginagawa ko dito, gine-jailbreak yung unit. So, after jailbreak, yan. Sa ako na ipoproceed yung bypass. So, hindi ko na to kinat yung video. Tinuloy-tuloy ko lang padagdag ng ng views. So sana naman po no, pag pinanood nyo po yung video ko, huwag nyo naman i-skip yung ads. Pakitain nyo naman ako. Naglolo ko pa yata yung touchscreen.
So yan no, i-connect natin sa Wi-Fi yung unit. So medyo tinaas ko siya kasi i-connect natin siya sa Wi-Fi. Ngayon no, mga ka-gadget, nasa bahay lang ako. Nagtutuklas na lang ako ng mga bagong kaalaman at para may apply ko rin sa work ko habang sarado pa po yung aking pwesto. Halos 1 month kasi na in order ng gobyerno na magsara ang mga shopping mall at iba pang mga bilihan ng mga hindi nabubulok na product. So medyo matagal, nakakagutom, pero kailangang sumunod sa gobyerno. At sana wag na tayo magmatigas, no? Makisama tayo dun sa gobyerno para naman mas madali natin itong masusugpo yung virus na to. So yun na nga, kinokonek ko pa rin yan sa Wi-Fi. Grabe yung pinsala ng virus na to. So at isa pa, no, mga ka-gadget, sa mga gustong matuto, mag-repair o mga gustong maging technician, umuha po kayo ng short course sa TESDA. Magkakaroon na po yan. Alam ko meron pa rin yan. Yung mga electronics na school ng TESDA, i-grab niyo po yon, sayang din kasi. Bagong kaalaman po. Ayan po, sisimulan ko na po yung pagbabypass. Kita nyo po, nagda-download na siya. Ay, itatype ko pala. Then, yan. Then, papalitan ko yung 1, gagawin kong 2. Then, automatic po yan. Enter nyo lang. Then, antayin nyo po siyang matapos at mag-downloading. So, medyo natatahimik ako. Yan, binura ko ulit kasi error. Minsan po talaga nag-e-error siya. Ayan, ito yung bypass 1 na code na tinype ko. Hayaan nyo po siyang magda-download kasi sa akin naman naka-install na yan yung homebrew. Naka-install na sa akin yun kaya mag-e-error na siya dyan. So, sa second bypass 2 naman, yun yung pang-bypass talaga. So, medyo hindi ko pa sana ilalabas to, kaya lang mahirap nang magsalita dun sa mga nang mamaliit sa'yo. Hindi mo na ako kailangan pang i-add or i-PM kasi yung alam mo, may alam din ako. Alam ko namang na for payment yung pinapasa mong application sa akin, hindi na kita babanggitin, alam mo na kung sino ka. So eto, libre, bibigay ko na. Yung sa Windows, gagawin ko pa lang po kasi yung PC ko dito sa bahay hindi supported na UEFI. So gagawin ko siya siguro halos 1 month. Pero gagawin ko pa rin siya gamit yung Mac. Jailbreak lang naman kasi sa Mac. So meron naman tayong pang jailbreak na pang Windows. So mga ka-gadget, ang gagamitin pang jailbreak natin is yung 9.8.2. Ayan na, nag-bypass na po, nag-run na siya nung nirun ko yung bypass 2. So automatic po yan, nasa setup na po. Then don't use, don't add password. Don't share. So, i-set up nyo na lang yan. Okay na yan. Automatic na sa home na yan. Ngayon, pag nakapunta na kayo sa home ng phone, ang gagawin naman natin, i-install natin si Cydia.
Yan. Tinry ko yan patayin kung gumagana siya, hindi siya magbo-boot loop. Diyan, hindi naman magbo-boot loop yung unit nyo. Kaya lang, ang lalabas dyan, ang lalabas dyan, updated pa rin. Nakikita nyo yan. Hindi yan magbo-boot loop. Hindi tulad doon sa downgrade na maglo-logo lang. Hindi rin tulad sa iba na maglo-logo yan. Yan po ang kinalabasan niyan. Then, pag kinonek nyo yan, maghahanap na po uli ng Apple ID yan. So, i-jailbreak ko uli yan at i-bypass uli. Lahat po pwede dyan. Pwede nyo i-download that ng application. Pero yung SIM card, semi-untethered, untethered siya eh. Pero hindi ko alam kung talagang gagana siya. Until now, tinatry ko pa siya kung matatawagan o matetext. So, nag-error po, di ba? Kailangan uli i-jailbreak mo uli yan. So, tapos after nyan, iba-bypass na natin uli. Tapos, doon ko ipapakita kung ano yung nilagay kong application na gagamitin nyo. Hayaan na lang natin. Then, yun. Nirun ko na yung pang-bypass na yun. Dahil nakatype na lang siya, kaya inarungi ko na lang para mag... shoutout ko uli. Salamat nga pala sa file ni iRogerX. Siya po ang creator nung file na ginamit ko na pang-bypass. Credits ko to sa kanya. So, yan. Ang gagawin natin, open natin si CheckRain, then install natin si Cydia. So, ito, pwede nyo kong i-connect sa iTunes to. Pwede nyo rin siyang malagyan ng music, movies, lahat ng apps, application na gusto nyong i-download, supported siya. So, dyan sa Cydia, ma-click nyo lang po yung edit, then add source. Ang itatype po natin, http://rp3.ch/repo. Then, magra-run po siya. Then, sunod naman na itatype natin, http://polandres.me/repo. polandres.me/repo or yun lang pala yun.
Then, punta tayo, after nyan, pupunta tayo kay search. Magse-search tayo ng file. So, pagka-search natin ng akin lows ko, mali ako doon. Then, punta tayo kay search. Then, type natin safe shutdown crack. Crack po ha, hindi safe shutdown lang, may crack po yun. Then, next. Then, confirm, then install. Then, sundan nyo po yung settings na ginawa ko dito. After nyan, pupunta tayo kay settings. Then browse nyo hanggang dulo. So yan, punta tayo sa settings. Tago muna natin yung file na to. Settings, then scroll down mo, pababa hanggang dulo. Ayan. Then pasukin mo yan. Toggle mo yung tweaks. Then, sunod, yung shutdown menu, hold lock instead. Then, power menu. Then, lagay mo yung tap through iOS. Ayan, replace iOS menu. Tapos, i-toggle off mo yung lahat, itira mo lang yung safe shutdown. Then, okay na po yan. So, yan. Then, ito try natin ngayon natin siya i-shutdown. So, yun nga. Yan yung sinasabi ko na safe na siya. Pwede mo rin niyang i-on. So, ayan. Ino-on ko na. So, may makikita kayo dyan parang button. Ayan o. Oh, na red. Nag-blink. So, okay na, no, mga kagadget. No, mga kagadget. So, hanggang dito na lang. See you on my next video.